maisapuso isip natin na isa sa pinakamalaking pangarap, omnia, pangarap ng isang Muslim, lalaki man o babae, ay ang makapunta sa dalawang haram, ang Masjidul Haram sa Makkah at ang Masjidul Nabawi, Masjidul Haram sa Madina ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit natin ito nabanggit? May mga tao na subhanallah, kung tatanungin mo ngayon, tatanungin mo ang isang Muslim, ano ang pangarap mo? Ano yung lugar na minimithi mo na iyong mapupuntahan? Iba ang isasagot niya. Subhanallah. Maaring ang isagot niya, gusto kong pumunta sa Paris. Gusto kong pumunta sa London. Gusto kong pumunta sa Amerika. Gusto kong pumunta sa Hong Kong. Gusto kong iba't iba pang lugar. Niwala sa puso niya na ang pinakamahalagang lugar na dapat mong puntahan, na kung saan ginawang pagsamba, ay ang pagpunta sa Makkah, Madina, upang mabisita ang Masjidul Haram at ganun din sa Masjidul Aqsa. Ito ang pangarap, ito ang umniya ng bawat isang Muslim, na isa sa o ang pinakamalaking lugar, pinakamalaking pangarap pagdating sa lugar na pinupuntahan ay dapat nasa puso isip niya na naway bigyan siya ng kakayahan, pera o pangangatawan salapi upang mapuntahan ang mga lugar na ito, lalo lang ang Makkah upang isagawang Hajj. Talakay natin ang ilan sa mga nabanggit mula sa mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung gaano kahalaga ang Hajj. Nang sa ganun, naway makapaghimok, makapagtulak sa atin na ating maunawaan ang kainaman ng Hajj, makapaghimok sa atin na bigyan nating halaga ang pag-iipon ng salapi upang makamtan natin ang kondisyon na makakayahan upang isagawa ang Hajj. Nang sa ganun, may isa puso isip natin na isa sa pinakamalaking pangarap, omnia, pangarap ng isang Muslim, lalaki man o babae, ay ang makapunta sa dalawang haram, ang Masjidul Haram sa Makkah at ang Masjidul Nabawi, Masjidul Haram sa Madina ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag naunawaan natin kung gaano kahalaga ang pag-Hajj, ito ang naghihimog sa atin upang magkaroon tayo ng effort, pagsusumikap, na naway makapunta, mabisita natin ang dalawang lugar na ito, lalong-lalong na ang Makkah, na kung saan doon isinasagawa ang mga ritual ng Hajj. Bakit natin ito nabanggit? May mga tao na subhanallah, kung tatanungin mo ngayon, tatanungin mo ang isang Muslim, ano ang pangarap mo? Ano yung lugar na minimithi mo na iyong mapupuntahan? Iba ang isasagot niya. Subhanallah. Maaring ang isagot niya, gusto kong pumunta sa Paris. Gusto kong pumunta sa London. Gusto kong pumunta sa Amerika. Gusto kong pumunta sa Hong Kong. Gusto kong iba't iba pang lugar na kung saan pinupuntahan ng mga tourist spot, niwala sa puso niya na ang pinakamahalagang lugar na dapat mong puntahan, na kung saan ginawang pagsamba, ay ang pagpunta sa Makkah, Madina, upang mabisita ang Masjidul Haram at ganun din sa Masjidul Aqsa. Ito ang pangarap, ito ang umniya ng bawat isang Muslim, na isa sa, o ang pinakamalaking lugar, pinakamalaking pangarap pagdating sa lugar na pinupuntahan ay dapat nasa puso isip niya na naway bigyan siya ng kakayahan, pera o pangangatawan salapi upang mapuntahan ang mga lugar na ito, lalo lang na Makkah upang isagawang Hajj. Bakit may mga ganyang kabataan man o may mga matatanda din?
Pinapangarap niya pumunta sa mga lugar ng mga kufor upang mamasyal, ginagastusan ng ilang libo. Subalit, wala sa puso niya ang haram, wala sa puso niya ang pagsusumikap na maipon ang salapi o pera upang makapunta sa lugar na ito. Ito ay kahinahan ng pananampalataya, kamangmangan, jahil sa relihiyong Islam. At nagpapakita ng mas ginugusto natin ang mundo kaysa sa akhirah. Hindi natin naunawaan gaano kahalaga ang paghahaj pagtungo sa Makka. Unang kahigitan, kapag ikaw ay nagsagawa ng hajj, lahat ng kasalanan mo, lahat ng kasalanan mo, maliit man o malaki, lahat ang ito ay mabubura sa pamamagitan ng pagsasagawa ng hajj. At hinalintulad ng Rasulullah na sino mang magsagawa ng hajj ay babalik siya sa kanyang lugar na parang isang sanggol na walang bahid na kasalanan. Anong sinabi ng Rasulullah? Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmin waladathu ummuh. Sino mang magsagawa ng hajj alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagsalita o gumawa ng hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga salita o mga gawain habang siya ay nagsasagawa ng hajj, makumpleto niya ang hajj ng hajjun mabrur ayon sa sunnah ng Rasulullah, ay para siyang pinatawad sa kanya ang lahat ng kanyang kasalanan na babalik siya sa kanyang lugar, sa kanyang lugar na para siyang bagong ipinanganak ng kanyang ina na walang bahid ng kasalanan. Allahu Akbar. Bakit hindi natin pinagsusumikapan? Bakit hindi natin pinapangarap na maisagawa ang hajj once in a lifetime? Ano pa ang nabanggit? Tingnan nyo, ang pagsasagawa ng hajj, ang isa sa pinakamainam na gawain, pagkaraan ng iman at pagkaraan ng jihad. Tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ano ang pinakamainam na gawain? Sabi ng Rasulullah, al-imanu billah. Thumaay, pagkaraan po ano po ya Rasulullah, sabi niya ang jihad. Thumaay, pagkaraan po ano po ang pagjijihad. Bagkus, sa mga kababaihan na isinasagawa ang hajj, ay ito ang kapalit o katumbas ng jihad para sa mga kababaihan. Wala silang jihad na yung alam, jihadul kital. Ang ipinalit na jihad sa kanila yung ang pagsasagawan ng hajj. Dahil alam ni Allah, alam natin kung gaano kahirap ang pagsasagawa ng hajj. At naunawaan yan ng mga taong nakapagsagawa ng hajj. Kaya nga isa sa dua, kapag may nagsasagawa ng hajj, hinahatid natin, mashallah, hinahatid natin yung mga magulang natin, halimbawa sa airport o sa airport, at namamaalam tayo at pinagduduan natin na ya ummi, ya abi, naway makabalik ka ng mapayapa, matiwasay. Kasi alam natin, mawawala siya ng ilang araw at isasagawa niya yung hajj na may mga kahirapan. Alam natin, pagtatawaf, pagpunta sa Mina, pagpunta sa Arafah, at minsan, subhanallah, maraming tao, iba't ibang uri ng nasyon, minsan nahihirapan yung mga tao, lalo-lalo na yung mga kababaihan, at mayroong pang umaabot sa katandaan, at subhanallah, isinasagawa ang hajj kahit gaano kahirap. Kaya pinagduduan natin na naway makabalik sila nang mapayapa at matiwasay, dahil alam natin na kung gaano kahirap ang pagsasagawa ng hajj. At alam yun ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasulullah. Kaya sinabi ng Rasulullah o ng ilang mga sahabiyat, mga kababayan, tinanong ang Rasulullah, ya Rasulullah, obligado ba sa amin ang pagjijihad? Sabi niya, hindi. Subalit,
pinalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-hajj. Ibig sabihin, yung pag-hajj ninyo, pagsasakripis ninyo, pakikipagpunyagin nyo doon sa Makka upang isagawa ng hajj, ay yan ang katumbas ng jihad para sa inyo. Subhanallah. Ganyan. Mahirap na gawain, subalit napakalaking gantimpala ang makakamtan sa pagsasagawa ng hajj. Ikatlong kahigitan, sabi ng ating mga ulama, yung nagagastos mo sa pagsasagawa ng hajj, lahat ng magagastos mo financially sa pagsasagawa ng hajj ay katumbas ng gantimpalang ipinagkakaloob sa taong nagjijihad ng jihadul kital. Ganyang kahalaga, kainam ang pagsasagawa ng hajj. Allahu Akbar. Ngayon, medyo mahal, may kamahalan ang pagsasagawa ng hajj. Kapag ikaw ay nagsumikap na maipo mo na makapagsagawa ng hajj, lahat ng iyon ay dodoblehin niya Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming doble hanggang sa nabanggit na sobra pa sa 700 doble hanggang sa maabot niya yung katumbas ng nagagastos ng taong nagjijihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli, sabi ng Rasulullah, man hajja fi ma man al hadith. Sino mang mag-hajj ng hajjun mabrur. Ang hajjun mabrur yung isinagawa niya ng ganap ang mga ritual ng hajj ayon sa sunna ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kinumpleto niya. Sinagawa niya ng ganap. Hindi siya gumawa, nagsalita ng mga hindi kalugod-lugod habang siya ay nagsasagawa ng hajj. Kinumpleto niya ayon sa mga panuntunan na nabanggit sa sunang Rasulullah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Wala siyang gantimpala maliban sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga taong subhanallah pumapanaw habang isinasagawa ang hajj, o di kaya kung may taong nagsagawa ng hajj, siya ay pumanaw kabilang yan sa husnul khatima, magandang katapusan. Dahil sinabi ng Rasulullah, walang gantimpala maliban sa paraiso. Hajjun mabrur, walang gantimpala maliban sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kaya ng mga kahigitan ng hajj, kung nauunawaan lamang natin na ang problema karamihan ay hindi niya binibigyang halaga, hindi siya nagbibigay effort pagsusumikap na makaipon upang may sagawa ang hajj, upang o hindi niya man lang ginagawang pangarap na mabisita ang Makka upang may sagawa ang hajj. Subhanallah.